bago natin umpisahan ang ating kwento, ito ang dapat ninyong tandaan. Ang pamantayan sa pakikinig. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig sa nagkukwento. At pangatlo, pagganahin ang imahinasyon. Sa loob ng ating kwento, may ilang salita akong nais ipaliwanag sa inyo upang mas maunawaan ninyo ang nilalaman nito. Ang mga salitang ito ay pagbuhol, pagtali, at paglaso. Ang ibig sabihin ng mga salitang ito ay pagdurugtong ng dalawang bahagi ng tali. Bago natin umpisahan ang ating kwento, may ilan lamang akong katanungan. Una, may mga bagay ka bang nahihirapang gawin? O hindi mo kayang gawin? Mahusay! Pangalawa, sino ang lagi mong nakakasama upang tulungan kang gawin ito? Mahusay! Yan! Handang-handa na kayo! Para sa araw na ito, ang ating kwento ay pinamagatang 1, 2, 3. Ito ay kwento ni Rubilyn T. Gludo at iginuhit naman ni Melanie D.R. Carillo. Aba! Naku! Heto na naman! Pagbuhol, pagtali, paglaso ay hindi ko alam. Mabuti at may nakaalalay. Laging nandyan ang kamay ni nanay. 1, 2, mga kamay ay buka. 3, 4, ibuhol ang mga sintas. 5, 6, itali ang buhok na itim. 7, 8, gumawa ng laso para sa regalo. 9, 10, aba, naku, marunong na ako! At dyan nagtatapos ang ating kwento. Upang malaman kung kayo ay may natutunan, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na pangalanan ang bida ng ating kwento, ano ang ibibigay mong pangalan sa kanya? Mahusay! Pangalawa, marunong ka na bang bumilang? Kung gayon, gamit ang iyong daliri, bumilang ng 1 hanggang 10. Mahusay! Base sa ating kwento, sino ang palaging nakakasama o nakakatulong sa ating bida? Mahusay! Hanggang sa susunod na araw ng pagkatuto, paalam!